Hello everyone, this is Mark, and if you are new here, I'm Mark Campbell, a 17-year-old YouTuber who makes funny, entertaining, and helpful contents. Nandito naman tayo sa ating background. So, for today's video, I'm gonna teach you how to get paid by just doing YouTubing. Or, paano nga ba kumita sa pag-YouTube? So, kung tatanungin niyo ako kung kumikita na ba ako, hindi pa. Pero I know the ways kung paano nga ba kumita. Kasi, yun din naman yung patutunguhan ng lahat ng mga YouTube channels. So, without a further ado, let's get started. So, first, bago ka kumita sa YouTube, kailangan mo muna ng YouTube channel. So, paano nga ba gumawa ng isang YouTube channel? First, gumawa ka ng Google account, and then sign in sa YouTube, then create channel. So, if hindi mo siya maintindihan, just go to YouTube, find ng mga tutorials para sa mas maintindihan mo yung mga ways ko. So, kung meron ka naman ng dating YouTube channel, ang kailangan mo na lang gawin ay ang mga sumusunod na ways. So, first, kailangan ka munang makipag-partnership sa Google AdSense. Ano naman po itong Google AdSense? Ito yung nakikipag-partnership sa mga YouTube channels para mailagay yung mga ads, yung kanilang mga products sa YouTube content mo para mabayaran kanila at ma-promote nila yung mga gusto nilang i-promote. Kung hindi nyo ba napapansin yung mga 5 seconds before, ay skip before, ano, ek-ek, diba? May makikita ka sa baba ng mga videos nila na kulay yellow sa mga ano. Kung marami na yon, ibig sabihin marami nang nagbabayad sa kanila ng mga, ano, malaki na yung bayad sa kanila. Tapos, kung makikita mo sa umpisa ng panonood mo, may mga skip after 5 seconds, ganon. So, ibig sabihin, nakipag-partnership na sila kay Google AdSense at binabayaran na sila nun. So, doon ka kumikita. So, paano nga ba kumita kung nag-uumpisa ka pa lang sa pag-YouTube? So, first, yun nga, kailangan mo makipag-partnership sa Google AdSense. Pero, dahil binago na nila yung kanilang patakaran, kailangan mo muna magkaroon ng 4,000 watch hours at 1,000 subscribers. Kailangan mo munang ma-reach yung threshold na yon para mapatunayan ng YouTube community na isa kang tunay na channel. Kasi siguro naloloko sila sa mga dummy accounts na ayan, 'di ba? So kailangan mo munang mapatunayan na isa kang tunay na loyal na YouTube channel. So, para mapatunayan yun, kailangan mo nga magkaroon ng 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Ano nga ba yung watch hours? Nung una din nalito ako kung ano yung watch hours kasi di ba nga, bago lang din ako sa pag-YouTube, so medyo tanga-tanga ako. So, I made the research. So, ang ibig sabihin ng watch hours, ito yung oras ng panonood ng mga audience mo sa videos mo. Halimbawa, meron akong mga videos dyan. Kunyari, meron akong 10 minutes na video na pinost. Kapag pinanood yun ng mga audience ko at tinapos nila yon, magkakaroon ako ng 10 minutes na watch hours. At kung may 6 na tao doon na nanood at tinapos nila yon, so 6 multiplied by 10 minutes is equal to 60 minutes, which is equivalent to 1 hour. So, meron akong 1 hour. So, sa kabuuan ng 4,000 watch hours, meron akong 1 hour. Diba? So, ang hirap. Pero naman, magagawa mo daw dapat yun within 12 months or 1 year. So, kailangan mong magawa yon in 1 year. So,
'di ba medyo mahirap siya and challenging, pero kung talagang gusto mo, magagawa mo naman. Pero kailangan mo ng inspiration, maraming pagtsatsaga, paghihintay, kasi hindi naman sa isang iglap makakakuha ka ng pera. So para pareho lang naman tayo na bago dito sa YouTube community. So bibigyan ko na lamang kayo ng tips kung paano nga ba mapapalaki or makukuha yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So first, kailangan mo mag-post ng mga entertaining and trendy na topics. Halimbawa, ngayon uso yung mga boom boom challenge, dami to kasita challenge. So yun yung magbo-boom kasi yun yung nasa search trending. Yun yung tipong sinesearch ng mga tao. Halimbawa, boom boom challenge, sinesearch siya ng mga tao. So lilitaw yon. So ikaw dapat gumawa ka rin ng mga trending na mga ginagawa ngayon ng mga YouTubers para makisabay ka. Kasi kung yung mga late na mga trending na yung ginagawa mo, so sino pa manonood kasi pinagsawaan na yun. So kailangan mag-post ka ng mga napapanahon. Kalawa, kailangan din ng consistency. Kailangan lagi ka nagpo-post every week. Kasi kung hindi ka nag-post within a month, syempre magtataka sila pa nang wala kang consistency, hindi na nila susubaybayin yung iba mo pang mag-ipo-post. So kailangan dapat nagpo-post ka lagi ng mga YouTube contents mo para hindi sila nabibitin. Ikatlo, dapat meron kang schedule para hindi ka hinahabol ng oras na feeling mo anytime kapag hindi ka nakapag-post ngayon ay hindi mo na marireach yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So kailangan mo ng schedule. Halimbawa, every Monday and Wednesday and Friday ka lang magpo-post. So pwede na yun, 3 times a week. So dapat magawa mo yun every week, na every Monday, every Wednesday, every Friday nagpo-post ka ng mga YouTube contents. So ang last tip ko na lamang sa inyo ay huwag puro pera yung nasa isip nyo. Kailangan i-enjoy nyo yung pag-YouTube kasi yun naman talaga yung dapat mong gawin. Hindi lang dapat puro pera, pera, pera. Kasi kapag yun yung nasa isip mo, paano kapag yung mga first months mo, first weeks mo sa YouTube, hindi ka pa kumikita, so titigil ka na. So yung lahat ng pinaghirapan mo within that time, nabaliwala. So dapat nandun din sa utak yung gusto mong magkapera, gusto mong kumita. At the same time, dapat gusto mo rin yung ginagawa mo. Dapat alam mo sa sarili mo na YouTubing is for you. And para kapag nangyari yon, ibibigay naman ng YouTube ang dapat na makuha mo. Kasi lahat naman ng pinaghihirapan natin na ibabalik sa atin. So, yan lamang po ang ating tips para kumita sa pag-YouTube. So, thank you for watching. So, don't forget to subscribe and share this video para naman sa mga panibagong YouTube channels and YouTubers na pumunta at gumawa ng kanilang sarili-sariling videos at para makahelp na rin tayo sa iba pang mga tao. So, maraming salamat sa panonood and goodbye.